Sa huling survey ng 2022, ang mga Filipino workers ang may pinakamataas na stress level sa buong Southeast Asia. Kaya nagtanong-tanong kami sa mga opinion ng mga empleyado kung ano-ano nga ba ang dahilan kung bakit sila madalas ma-stress sa kanilang trabaho. Madaming workloads. May mga bagay na hindi mo makokontrol. Stress is a part of the daily job. We have to make everybody work para ma-achieve natin yung purpose natin. Ang araw-araw na activities mo, kung halimbawa kulang ka sa tulog, mga ganyan, nakaka-affect din ng work yun, or may mga ibang factors like yung problema mo sa bahay na dadala mo dito, tapos may iba din na may hindi ka nagagawang maganda. Basta stress lang ako eh. Minsan enjoyable naman yung trabaho, pero it's the people that you work, minsan dun lang talaga bumabawi. Ano naman yung epekto nito sa trabaho mo pag na-stress ka? Siyempre, babagal tsaka papangit yung gawa. Overeating? Tinatawag nilang stress eating, sleepless nights. Eh di nababad trip ka rin, nadadala mo sa bahay, yung dapat nasa trabaho lang. Pressure. Mas napapressure ako. Siyempre, yun, mababang productivity, pero bangon lang, kinakaya. Ano yung coping up mechanism mo para hindi ka may stress? Coping mechanism, music therapy. Yan ang number one, and talk therapy with my kids. Huwag mo na lang dadalhin yung problema mo sa bahay pagdating mo sa work. Lalabas lang, hinga na hinga muna. Sabalik ulit. Kung may free time ako para hindi ako ma-stress, tulog lang po talaga para magkaroon ng maayos na energy. Sa akin, siguro nilalabas ko na lang din sa workout siguro. Maglaro ng online games, mga ganun lang. Like Mobile Legends, mga ganun. PlayStation, yun lang. Yun lang naman stress. Tsaka beer lang. Kumain. Stress eater ako eh. Surround yourself with a good set of people. Lumalabas na 50% sa mga Filipino workers ang madalas ma-stress sa kanilang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa global average stress of workers na nasa 44% lamang. Kaya payo ng mga eksperto na magkaroon ng work-life balance sa trabaho. Para naman sa mga employer, mas mabuting i-implement din ang 4-day work weeks at expansion ng remote work. Malaking tulong daw ito upang hindi masyadong malunod ang mga isip ng mga empleyado sa kanilang trabaho at mabigyan din sila ng oras at panahon para sa kanilang pamilya.